Hello po sa ating lahat dyan, mga kamamsi ko. Narito na naman po, ito po si Vince April. Ay gusto ko naman i-share sa inyo ang isa pang gabay na pwede natin gawin sa ating tahanan. Ito pong mga gabay na ito, mga mamsi, ito po ay kailangan lang po natin dito ang ating 100% na paniniwala na ito po ay mag-aalis at magtataboy ng mga bad energy sa ating tahanan. At ito po din ay, siyempre mga mamsi, kapag naitaboy niya na ang mga bad energy sa ating tahanan, na kung saan yan po ay nagpapabigat sa atin, siyempre papasok po dito ang mga positive energy na siyang magbibigay sa atin ng kasaganaan, mga mamsi. At kung ano-ano pa ang mga problema na dala ng mga negative vibes na yan sa ating tahanan, mga mamsi, iwasan po natin yan, mga mamsi, upang ito pong mga prosperidad sa ating tahanan ay makapasok. Huwag po nating panatilihin sa ating tahanan o sa ating sarili ang mga bad energy na yan, mga mamsi. Dahil yan po ang magdadala sa atin ng kapahamakan at kahirapan. Kung kaya, mga mamsi, narito naman po tayo. Gusto mong i-share sa inyo ng ito po ay napakasimpleng bagay lamang po na pwede nating gawin sa ating tahanan. Narito na po ang gusto kong i-share sa inyo, mga mamsi. Kailangan po natin dito ang ating limon, mga mamsi. Kung halimbawa naman ay wala po kayong limon, ay pwede po kayong gumamit ng 7 piraso o 5 piraso ng ating bawang, yung cloves ng bawang, mga mamsi. O kaya naman ay ang ating, itong ating luya, mga mamsi. Humiwa po kayo dyan ng 5 piraso o kaya naman ay 3 piraso. Pwede nyo rin po itong ilagay dito sa ating mga ilalagay na mga protection sa ating tahanan, mga mamsi. Ito pong gagawin natin ngayon, mga mamsi, ito po ay magdadala sa atin ng kaayusan sa ating tahanan or peace of mind natin, mga mamsi, dahil tayo po minsan or hindi lang minsan sa araw-araw, lalong-lalo na sa maraming problema na dumarating sa atin, mga mamsi, ay minsan hindi na rin po natin maisip or hindi na tayo makapag-isip ng maayos sa ating buhay. Parang nawawala tayo sa diskarte, mga mamsi, at ito pong mga bad energy na ito, kung nandito sila sa ating tahanan, yan po ang nagpapagulo sa ating utak at parang nagkakaroon tayo ng mga galit, mga mamsi. At sa kunting bagay lamang tayo po ay mabilis magalit, kung kaya, mga mamsi, kailangan po natin itong iwaksi at alisin sa ating buhay, mga mamsi, o kaya naman sa ating tahanan. At ang paggawa ng mga pang-proteksyon natin ito, mga mamsi, ay kailangan po natin din dito ang asin. Asin at ang ating mga nabanggit na bawang o kaya luya, pwede po natin itong gawin, mga mamsi, at kumuha po tayo ng bowl, mga mamsi. Ito po yung bowl at nilagay ko na rin po dito ang ating kumpletong sangkap, mga mamsi. Gusto kong ipakita sa inyo muna, mga mamsi. Ito na po siya. Ganito po ang ating gagawin, mga mamsi. Kung meron kayong mas maliit pa na mangkok dyan na clear glass yung babasagin, mga mamsi, ay pwede nyo po itong gawin dito sa ating ginagawang ito. At alam nyo kung saan nyo dapat ito ilagay, mga mamsi. Pwede nyo po itong ilagay sa ating at sa ating lamesa, sa ating pagkainan, mga mamsi, sa gitna. Huwag nyo na po itong tanggalin doon, hayaan nyo lang po siya. Kahit na mga ilang araw siya doon, ang mahalaga, mga mamsi, ay nakita nyo na fresh pa rin yung ating limon or yung ating asin naman ay okay pa rin, hindi pa siya nagmumoist, mga mamsi. At ganun pa man, kapag katulad ng sinasabi ko, mga mamsi, kung wala kayong limon, itong limon natin, kung wala kayong limon, mga mamsi, pwede lang po kayong kumuha ng ating bawang na 5 cloves o kaya naman ay 7 cloves. Pwede nyo po itong ilagay sa itaas din dito, mga mamsi. At ganun din po ang ating luya. Maglagay po kayo ng mga hiniwang luya dyan. At ilagay nyo po din dito, i-plaster nyo lang siya sa itaas ng ating asin, mga mamsi.
At pagkatapos ay pwede nyo na po itong ilagay sa ating lamesa, katulad ng sinasabi ko. Pero kung halimbawa mga mamsi, pwede nyo rin po itong ilagay doon sa ating side table sa ating mga sopa mga mamsi. O kaya naman ay pwede rin po sa center table din po mga mamsi. At ito rin po ay pwede nyo rin pong ilagay sa loob ng inyong kwarto. Kung kayo po ay mayroong problema na mag-asawa or basta't anong klaseng problema na inyong pinag-aawayan mga mamsi, pwede po kayong maglagay nito. Ilagay nyo po ito sa side by side ng inyong higaan. Kung kayo po ay alimbawa na ang gamit nyo po ay yung ating bed sheet mga mamsi, ay bed sheet, ano ba yan ng mamsi na bed sheet, yung gumagamit kayo diyan ng mga double na mga higaan mga mamsi, pwede rin po ninyo itong gawin mga mamsi. Yung ating mga sa side niya, pwede nating lagyan yon. At doon sa side naman ay pwede rin po nating paglagyan. At pagkatapos niyan mga mamsi, hayaan nyo po siya ng hanggang isang linggo. At pagkatapos ng isang linggo ay palitan nyo po ito. At ang paggawa po nito mga mamsi ay itaon nyo po sa umaga ng Martes, Biyernes, sa pulmon naman at new moon. Kung halimbawa malaki ang buwan mga mamsi kapag gumawa kayo nito, ay gawin nyo po ito sa gabi mga mamsi. At pagkatapos, bukas ng umaga nyo na po siya kunin, ibabad nyo muna siya sa pulmon. At bukas ng umaga, kunin nyo na po siya mga alas 8 bago nyo po ilagay sa side by side ng inyong higaan. Gumawa kayo ng dalawang bowl, at kung halimbawa may bowl kayo ng maliit dyan mga mamsi, siyempre yun na lang po ang gamitin ninyo, pwede rin po. At pero kung halimbawa wala rin kayong bowl mga mamsi, pwede po kayong gumawa nito sa ating mga glass. Yung mga glass, kung halimbawa meron tayong mga malalaking glass dyan mga mamsi, pwede nyo po itong gawin. At ganun pa man mga mamsi, ito po ay pinapaniwalaan na magtataboy ng mga bad inerya sa ating tahanan. Kung ano man ang mga problema nyo sa loob ng inyong tahanan, ay unti-unting mawawala ito mga mamsi, dahil sa meron tayong proteksyon mga mamsi. At ganun din po mga mamsi, kung kayo po naman dyan ay marami kayong mga asin, yung asin po natin ay marami po tayong paggagamitan yan mga mamsi. Katulad ng maglagay tayo ng jar na may asin sa loob niya mga mamsi, at ilagay din po natin doon sa itaas ng ating CR. Pang-isahan na pong gawaan mga mamsi, para yung lahat na mga bad energy na yan ay magsialisa na talaga sa ating tahanan, gawin po natin ito mga mamsi. At katulad ng sinasabi ko mga mamsi, ilagay niyo po, maglagay po kayo ng asin sa ating jar o kaya sa ating baso. Ilagay niyo rin po doon sa ating humanap kayo ng lalagyan doon sa ating CR mga mamsi, yung sa pinakaitaas, yung hindi siya mabuhusan ng tubig, dahil po hindi rin po pwede kung mabuhusan ng tubig at siyempre mabasa siya mga mamsi, negative din po yun. At pagkatapos naman, ang atin namang mga iba pang mga gamit sa asin mga mamsi ay marami pong mga pwede nating gawin sa asin mga mamsi. Katulad na lang ng mga sa ating mga proteksyon, yan po ang malimit na ginagawa ng ating mga asin mga mamsi. At kung halimbawa naman mga mamsi, kung gusto nyo pong mabilis na matanggal ang mga hindi kayo nais-nais sa lugar ng inyong tahanan mga mamsi, pwede rin po kayong gumawa nito sa apat na sulok sa inyong tahanan mga mamsi. Kahit na yung humanap kayo ng maliit lamang na paglagyan nyo, basta't ang importante mga mamsi yung babasagin. At maglagay kayo sa apat na sulok ng inyong tahanan ng ating asin na ito, at samahan nyo kaagad yan ng bawang mga mamsi, pwede nyo pong gawin yan. At ang importante ay kailangan ma-check nyo yan palagi, dahil kapag natunaw at nabuhos ay hindi rin po maganda. Kaya sa bawat paggawa natin ng ating mga proteksyong ito mga mamsi, ito po ay palagi po nating i-check ito na hindi siya natutunaw. At kung natunaw na siya mga mamsi, ay kunin natin agad ito at
ibuhos natin ito sa ating inuduro o kaya naman sa ating mga strainer doon. At paagasan nyo ng maraming tubig, mga mamsi, at buhusan nyo ng sukang kunti lamang po, mga mamsi. At ang paggawa natin ito, mga mamsi, sa umaga, katulad ng sinasabi ko, na lumalayo na tayo, mga mamsi, sa gusto kong sabihin. Kapag ginawa natin ito, mga mamsi, sa umaga ng Martes, Biyernes, o kaya sa full moon or new moon, ay tumingala ka muna sa moon, mga mamsi, at hawak-hawak mo ito, humiling ka ng lahat ng iyong mga kahilingan. Dahil ito po, protection nga ito, mga mamsi, pero dahil din po dito sa ating ang ating limon na ito, mga mamsi, ito rin po ay nag-aakit ng swerte at kasaganaan sa ating buhay. Kung kaya, mga mamsi, humarap kayo doon sa full moon o kaya naman ay sa liwanag ng araw sa umaga, mag-wish po kayo doon at huwag nyo pong gamitan ng sana, at ang pag-wish ninyo po, mga mamsi, ay palagi pong isipin ninyo na nangyayari na. Lahat na, kapag ka humihingi tayo, mga mamsi, isipin po natin na ang lahat na yan ay nangyayari na. Kung kaya, siyempre, ang pagpapasalamat natin sa lahat ng ating mga kahilingan dahil tapos na, dahil nangyari na. Sample na lamang po, mga mamsi, ay sabihin nyo po dito ay maraming salamat sa mga bagay na narito sa akin ngayon. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng blessings na aking natatanggap at lahat ng aking mga anak, sila po ay may magandang trabaho at masayang pamilya o kaya naman sila ay nag-aasawa na, mga mamsi. Siyempre ganun po ang ating mga wishes. Hindi lang po tayo mag-wish para sa atin, kung hindi sa buong pamilya, mga mamsi, sa ating mga anak or sa ating mga kapatid. Ganun po, mga mamsi, dahil po siyempre hinahangad po din natin na tayong lahat ay umunlad, ang ating buong pamilya, ang ating mga kapatid, at ang ating mga anak. Kung kaya pagkatapos niyan, mga mamsi, ay magpasalamat din po kayo sa lahat ng ibinibigay sa inyo. Matuto po tayo magpasalamat sa kahit anumang maliit na bagay o malaking bagay, mga mamsi, dahil po ang pagpasalamat na yan, yan po ang pagbigay ng galang sa mga nagbibigay sa atin ng mga elemento, mga mamsi. Katulad ng halimbawa, maraming naniniwala na ang universe ay mabilis na tumugon sa ating mga kahilingan. Kung kaya, mga mamsi, ay humihingi sila doon, mga mamsi. Pero para sa akin, mga mamsi, siyempre unang-una ang Panginoon. At pangalawa, itong universe, dahil siyempre ang Panginoon ang gumawa sa ating lahat, mga mamsi. Huwag po natin yung kalimutan. At pagkatapos niyan, yun na po, ilagay na po natin ito sa ating dapat paglagyan. Ilagay niyo po ito sa southeast. O hindi po sa southeast, mga mamsi. Hindi sa southeast. Halimbawa, katulad ng sa center table o kaya sa hapag ng inyong kainan o kaya sa side table ng inyong supa. O kaya naman, maglagay kayo nito sa lugar ng yung lugar na pinapaniwalaan ninyo na parang mayroong mga bad energy na nandoon, mga mamsi. Mararamdaman nyo yan, at sa lugar ng parang madilim sa lugar ng iyong tahanan kung saan doon yung walang palaging tao, doon po kayo maglagay ng mga ganito, mga mamsi. At hanggang dito na lang po tayo, mga mamsi. Sana'y nagustuhan nyo ang video ito. At please like, share, and subscribe. At maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo. God bless and goodbye.